Inasura ng Supreme Court ang disqualification case laban kay Senador Raffy Tulfo matapos katigan ang desisyon ng Commission on Elections, COMELEC, na nindigan ang SCN Bank na tanging ang Senate Electoral Tribunal, SCT, lamang ang may jurisdiction sa disqualification case ng isang nanalong senador na prinoklama na, nanumpa at umupo na sa Senado. Si Tulfo ay pumangatlo sa senatorial elections noong 2022 sa botong 23,166,449. Ang kaso ay isinampa ng umano'y asawa nitong si Julie Lica Pearson sa COMELEC bago ang May 2022 elections. Binanggit ni Pearson na si Tulfo ay nahatulan sa krimen ng libel at nakagawa umano ng election offense nang itulak ang kanyang kandidatura sa programang Raffy Tulfo in Action. Sa iba pang balita, lusot na sa disqualification case si Senator Raffy Tulfo. Yan ay matapos siyang kampihan ng Korte Suprema at pagtibayin ang naging desisyon ng Commission on Elections na ibasura ang naturang reklamo. Ayon sa Korte, kinatigan nila ang posisyon ng COMELEC and Bank na wala silang jurisdiction sa isang disqualification case laban sa isang nakaupong senator katulad ni Tulfo. Dagdag pa rito, bago kasi ang nagre-reklamo na si Julie Lica Pearson na makapaghain ng kaso sa Senate Electoral Tribunal bago ang deadline. Si Pearson, na nagpakilala ang asawa ni Tulfo, ay naghain ng disqualification case laban sa senador dahil sa libel at paglabag umano nito sa pag-promote ng kanyang kandidatura sa isang palabas sa radyo. Sa kabila nito, prinoklama pa rin si Tulfo bilang nanalong senador, kaya naghain ng motion for reconsideration sa COMELEC si Pearson. Gayunman, binasura ito ng poll body kaya naghain ng petition for certiorari sa SC si Pearson. Pearson failed to timely file the appropriate case before the SCT and cannot remedy this failure by invoking the court's certiorari powers, paliwanag ng SC sa pagbasura sa petition laban kay Tulfo.